Alam nila. And guys, so sobrang dami nag-request ng vlog na to. Na actually, nagawa na namin tong vlog na to na parang... So, ginawa pala namin dati yata guys is parang facts about Husky Pack TV. So, sinabi namin yung personalities ng lahat ng ating pack members. Pero, sobrang dami kasi namin nakikita ang comment na gawin ulit namin yung video na yun kasi sobrang daming... Tsaka may mga bago na tayong... Oo, sobrang dami na dagdag. Which is... Oh, tingnan niya, nagagalit. Una-una, Cyber. Grumpy! Sobrang dami kasi na tinadagdag guys na pack members. Kaya gusto nilang malaman kung ano ba talaga yung personality ng lahat ng to. Kasi nga naman, sa mga video, parang activities-activities lang. Hindi sila nagkakaroon ng chance na makilala talaga yung personalities nila. So, ngayon, isa-isahin natin lahat silang including the babies. Including them. Okay, so, and guys, siya yung una nagsasalita eh. Nung sabi magpapakilala ng mga babies, sabi niya, ako din! Ito muna, unang-unang personality ay Batakaw! Sunod ay Madaldal! Balikot! Oh, nagre-reklamo ha? Oh, sabi mo kayo sa kanila, hello! Ayan guys, okay, so ang una nating hawak ay mga puppies. Ito si Daddy Hercules at si Mama Malia. Oh. Actually, sa mga puppies, hindi pa namin totally alam yung buong personality nila. So, ang sasabihin lang namin is, yung nakikita namin, gaamoy ng lipstick. Yung nakita namin personality nila within 1.5 months, nakasama namin sila, okay? Dito muna tayo kay KitKat. KitKat po ay parang silent type. Si KitKat po ay matatakotin siya. Oo, pag binubuhat siya, medyo takot siya. Parang palagi siya nasa sulok. Pero makulit din naman siya talaga. Oo, pag napaglaro siya, sobrang kulit din. Talaga lang may pagka silent type siya. Tsaka pala isa, loner, ganon. Okay, next naman. Tada! Si Keisha. Pero guys, itong si Keisha nga pala. So si Keisha nga pala guys, ay ikikip namin. Ayan, so siguro sabihin niya medyo unfair kasi ba't kami magkikip ng isa? To be honest, yung reason namin is si Keisha po ang pinakamahina sa kanilang lahat. So yun yung one personality niya, mahina siya. Kaya naisip namin na kailangan niya pa ng mas matinding pag-aalaga. Bilang sa amin naman siya galing, hindi kaya ng konsensya namin na ipa-adopt siya. Na alam namin na kailangan niya ng proper care. Kailangan yung mag-aalaga talaga sa kanya, sanay na sanay. Oo, alam na. Kasi usually, usually kasi yung mga nag-a-adopt is yung mga bago, first time mag-husky. So, para sa amin, medyo mag-aalala kami. So, ang nangyari, ako na lang, ako ha, as in ako, yung nag-adopt sa kanila. Kung maalala nyo, si Juno, sarili ko rin siya. Hindi siya, hindi siya dog ng as a family. Sarili kong dog siya. So, eto, in-adopt ko na rin siya. And may bago na siyang pangalan, guys. So, ang pangalan niya ay... Rimaw! Bubbles! Wow! Nakalanin ko siya ng Bubbles kasi parang ang bubbly ng personality niya. Sobrang clingy niya, guys. Sobrang-sobrang clingy. Paiyak-iyak siya. Gusto niya. Katabi ko siyang matulog. Makulit din naman siya. Yun lang yung pinaka-main personality niya. Mahina pero clingy. One thing din na hindi namin sinabi sa inyo... Because medyo umiiwas kami dun sa mga matatabilang dila. Keisha po, nung pinanganak siya, yung dibdib niya dito sa part na to, guys, ay medyo buka. Yung ribs niya? Yun, yung ribs niya. Hindi siya, ano, hindi siya buo. Hindi parang siya nakaganon. Parang open siyang ganyan, kaya malapad yung dibdib niya ganito. Pero sinanano naman namin kay doktora, sabi niya, magiging maayos pa daw naman, i-massage lang, at nag-successful naman. Yeah, actually, okay sobra, naman. Normal na, kung makikita normal niya, guys, na normal na yung kanyang dibdib, ayan. Dati sobrang laki na tapos sobrang lapad na parang flat na siya. Hindi nga siya dati nakakahiga ng tagilid kasi masakit dito kasi nga patusok yung side kasi buka. Minamassage lang namin siya always and ngayon sobrang normal na siya. Okay guys, dito naman tayo sa mga sa ating kambahan. Si Future Cleo kasi meron na siyang family, hindi pa nga nakukuha kasi masyado pa siyang bata. And ito naman si Kiel ay meron na rin future family. Meron pa kasi silang isang shot. Kaya hindi after, pa natin pwedeng i-release. After ng isang shot ng vaccine nila, pwede na silang i-release. So si KitKat na lang yung wala pang family.
At saka natatandaan nyo guys, si Athena at saka si yung dating Hercules na namatay. Para silang ganun. Oo, ganun. Anak din ni Malia, Athena at Hercules. Ganto din yung itsura, ganto yung kulay. Kung maalala nyo din, si Kiel ay pinakasugatan. Pero ngayon, poging-pogi na siya. Ang personality muna ni Cleo. Si Cleo, ay, lahat ng ma. Ma, kulit. Ma, ingay. Ma, ang gigising ng kapatid. Ma, agang gumising. Sobrang joyful ng personality niya, guys. Kaya sobrang swerte din ng family niya. Nagdadala siya ng joy at ng kakulitan sa new family niya. Pagka galing sa Husky Pack TV, talagang hindi sila magnangat-ngat. Oo nga. Yan lang guys yung ano namin hindi sa inyo. Pag galing sa amin guys, yung mga puppies asahan nyo, potty trained, hindi magaling magngat-ngat ng kung ano-ano mga wires na nakalapag. Hindi sila magaling mga chinelas, hindi sila nagngat-ngat ng ganyan. Kasi tinetrain namin sila na mag-potty train at hindi magaling magngat-ngat. Next naman natin guys, I see Kiel. Parang yung daddy niya. Malaki yung uso niya. Oo, siya lang yung malaki yung paa. Malaki yung uso. Pero sa personality niya, gaya-gaya sa ama niya, parang medyo shy type. Hindi ko maintindihan ako ng personality nila, pero parang loner din, ganun. Mahilig siya sa buhok. Pag ikikis ko siya, ang kanyang nguso, nakaabang na sa buhok ko, kakagatin niya. Nakabiting. Pagtayo ko, nakabiting siya sa buhok ko. Hindi siya nakabitaw talaga, guys. Okay, guys. So, yung mga sa pack members natin sa adults, in no particular order yan. So, first, I see Cyber. Kasi andito na siya sa labas. So, unang-una nga, kapag na sinabog sa inyo, si Cyber po ay grumpy. Hindi dahil matanda na siya, si Sapol. Yes. Grumpy talaga. Tsaka si Cyber po ay hilig magpakamot. Oh. Ayun guys, nagkakagulo sa loob kasi alam nilang nag-activity, nagbablog. Clingy ano rin siya. May pagka-clingy din talaga siya. Ayun niya nang may malalapatan siya na ano. Paingat siya! Alam niyo ba guys, si Cyber, let's say for example, may nakakalat na isang plastic sa daan, tapos ganun lang kahit yung daan niya, talagang tatalunan pa niya yun, hindi niya yun pwedeng banggain. Ganun si Cyber, guys. Nakita pala niya yung eyes. Nakita niya yung eyes. Lumabas. Si Hercules naman, guys, ang personality niya, medyo mahirap i-explain. Pag si Mami nagsabi na, Hercules, come! Lalapit si Hercules. Pero pag ako yung nagsabi, hindi siya talaga lalapit. Siya yung talagang tutok na tutok sa electric fan. Siguro dahil nga makapal yung kanyang coat. Pagka meron siyang gusto, hindi niya pwedeng hindi yan. Hindi pwedeng hindi ibigay. Pagka gusto niya lumabas, ay palalabasin mo talaga. Kasi tatalunin niya kahit ganong ataas tatalunin niya. Medyo mahirap siyang pakainin. Kita niyo naman siguro, talagang... Sapol dumating sa amin. Tinatry talaga namin, napakainin siya ng pakainin. Eh, nung dumating siya sa amin, katulad niya sinabi namin sa inyo, meron siyang ngipin. Apat na pangil, tinutol. Kaya guys, hindi siya magaling kumain. Dati, diretsong lunok lang talaga niya yung pagkain kasi nga masakit yung ngipin niya. Hanggang sa ngayon, ganun pa rin siya. Oh, hanggang sa ngayon, diretsong lunok siya kung kumain. Tsaka may kanyang yung nag-viral ko na TikTok video. Ilang million? 16 million views? Yung sinusubuhan ko siya gamit yung kutsara. Ganun kami madalas. Para lang siya kumain, makakain ng madami. Talagang sinusuportahan namin na sulok. Oh, oh. Okay, next naman guys, I see Malia. Unang-una po, ayaw niyang magpakalik. Tingnan niyo ang gagawin siya. Gusto niya lang mangamoy ng lipstick. Oo nga, pero magaling din siya mag-amoy ng lipstick, guys. Eto guys, ayaw magpakalik. Malia, bakit? Papalid ang liig, baka iwas lang sa halik. And guys, si Malia, ayaw na ayaw niya sa camera. Malia, alam niya pag may camera. Tingnan niyo, ginagawa niya sa buhay. Sabi rin ni Doktora, guys, napansin din namin, mas na-adapt ni Malia yung behavior ng mga tao. Kaya kung makakasama niya siya, para siyang tao mag-isip. Basta pagkasabi mo siya sa ulong, mag-CR ka na, mag-wiwi ka na. Wiwi talaga siya. At alam niyo ba guys, pag umuulan, yung kanilang playground dito, medyo matubig. Maputik. Ayaw niya talaga tumutong sa putik. Hindi siya doon sa CR, dito siya sa CR, sa may CR nila mismo. Unlike doon sa iba, talagang gusto nila doon mag-CR kahit maputik. Malinis siya sa sarili. Based on our observation compared kay Cyber, mas magaling maging ina si Malia. Mas maalaga sa anak. At saka pagka nakawalay na sa pagdede, parang susuka niya talaga. Susukahan niya. Para makaya ng papi. Yes. Ganun guys yung ano ni Malia. Pag alam niyang kumakain na yung papis niya, pagkakain niya, tatakbo siya sa papis niya, susukahan niya, papakainin niya. Kaya lang kami, ayaw namin. Ayaw namin ng ganun. Kaya, pagkakain ni Malia, natanggal namin. Hindi namin pinalalapit sa kanyang papis. Hindi po siya naglalaro ng toy. Yun. Hindi nga naman siya sa full pagkabata, hindi namin alam kung bakit. Sobrang dami pa naming toy, guys. Hindi namin sila
hindi namin sila tinitipid sa toy, pero hindi siya magaling maglaro ng toy. Ayaw niya, titingnan niya lang. Amuin. Ay, ibigay mo, hindi talaga. Minsan nga tinatakpan-takpan pa niya. Ganun lang, pero hindi niya lalaroin. Hindi ka talaga. Ito the guys, ang number one hyper pagdating sa activities. Walang laro, walang laro, walang laro. Mamaya tayo maglalaro. Ayan, okay. Okay guys, si Snowy naman, malatipaklong po siya. Sobrang galing niya magtatalon. Ever since bata pa siya, talagang sobra siya magtatalon. Para siyang kangaro. Oo, sobrang layo. Simula dito hanggang doon, natatalon niya, papunta sa upuan. Sobrang na-amaze kami minsan pagtatalonin niya, sobrang layo at sobrang taas. Talagang may malatipaklong talaga siya guys. Madali din siyang masaway. Si Snowy guys, same kay Malia. Nakalimutan kasi namin sabihin kay Malia, pero same naman sila ni Snowy. Pag galit na kami, alam niyo yung pag magsisisigaw na nagalit, tatakbo na agad siya sa ilalim, alam nila nagalit na ayaw nilang makadamay. Si Snowy guys, maharot sa mga kakana. Sobra. Yun yung term talaga na sakto-sakto sa kanya, maharot. Sabi lagi niyang, yun na guys yung sound niya ha. Kasi itong pack members natin may iba't ibang sounds. Si Snowy, si Malia, parang motor. Si Hercules naman, iba yung kanya pang alien. Cardi B. And kaya kami naano sa kanya is matanda na siya, hindi pa siya nagkakaanak. Magti-3 years old, hindi pa siya nagkakaanak. Gusto talaga niyang, gusto namin na mapa-experience din naman siya. Nagkaanak man siya ng ano, nung naka-8 puppy, cesarean, namatay pa. Cesarean, namatay lahat. Basta gusto namin maka-experience siyang magkaroon ng baby. Ayan guys, dito naman tayo kay Juno. Oh. Medyo mahirap siyang patinuin. Si Juno po ay literal na pasaway. Let's say for example, tatawagin ko siya, nasa Malawi siya. Juno! Alam niyo ang gagawin niya paglapit ko? Tatakbo lalo siya palayo at magpapahabol siya. Mahilig siyang magpahabol. Yun yung play na gusto niya. Magpahabol o mahahabol siya, mahahabol. Alam niyo, di ba? Nakita niya sa vlog natin before. Lalagay ko dito yung vlog before na pinakita namin na si Juno, hirap na hirap lumakad, nababali yung paa, hindi siya makalakad ng ayos. Pero ngayon, guys, talagang matindi na siya tumakbo. Magaling siya makaaway. Oo nga, magaling siya makaaway. Lagi siyang ano. Pag gumakaaway, lagi siya may kaaway. Kaaway niya sa Tina, kaaway niya si Jasper. Sa pack member siya, pinaka magaling magsalita. Oo, true. Siya yung pinakamadaldal. Si Das, sobrang hilig niyang mang-amoy ng makeup. Kahit ayaw niya yung eyelash, pang-eyelash ko, mascara ko, inaamoy niya yun basta naka-makeup ako. Ayun, hindi namin siya mawakan ng eyes guys kasi mailap siya. Pag tututbrushan siya, hindi mo mahuli yung bibig niya, sobrang ganun-ganun talaga siya. Ganun siya guys, magaling siyang umilan. Mahirap din siyang subuan ng vitamins pag ayaw niya. Sobrang hirap guys. Si Dust din guys, ewan ko kung bakit pero palagi siyang nag-iihi. Kung nakikita niyo sa previous vlog, siya yung umihi sa kama. Talagang maihi siya, maihi. Nalabas sila ni Juno. Oh, parang sila ni Juno, hindi ko lang kung bakit. Pero guys nga pala, pareha sila ni Juno. Isa lang ang egg nila. So may pinaplan namin na ipa. Ipatanggal. Gusto namin ipakapon. Papatanggal namin. Dahil nahihirapan din kami, nahihirapan din sila pag kami in-hit sila yung ano. Parang hindi sila kumakain ng halos 2 weeks. Mahilig siya. Ay, tinan niyo, tinan niyo. Ano? Reactivity na naman. Akala niyo hindi nakakalabas. It was at this moment that he knew. He fucked up. Guys, hindi siya makapag-stay na naka-ano lang. Okay guys, si Mishka, hindi niyo na nakikita. Ayan, nagpakapagod siya ngayon, nakaganyan na lang siya sa baba. Okay, si Mishka, kulit. Ayan talaga, makulit. Favorite yan ni Alisa. Siya ay bully. Sapol pagkabata, binubully niya yung mga malalaki. Kahit sobrang, kakaganto pa lang siya kaliit, kung mabully niya yung malalaki, sobra-sobra. Magaling din siya magtumalon. Oo nga. Noong isang araw, nakita namin sa baba, sa ibabaw na. Nasa ibabaw siya na. Ayan. Okay guys, dito na tayo kay Athena. Yes. Si Athena po, ay gustong-gusto ko yung kulay niya. Si Athena, favorite niya naman yung kulay ni Athena. May pagka mataray, masungit. Masungit siya sa kasama niya. Oo, siguro dahil nga dun sa trauma niya. Pero tingnan niya, malambing naman siya. Mag-start ng away. Oo, yun, talaga. Siguro dahil na rin sa trauma niya nung nangyari dati, kung maalala niyo. Nakuha na siya, napa-adapt na siya, ayaw niya. Dun sa naka-adapt sa kanya, ang ginawa niya, 2 days siyang hindi kumain. Halos 3 days. Tapos dun siya nag-CCR sa mismong hinihigan niya, hindi na siya bumabangon. Kaya talagang, ano, kinuha namin siya ulit. So, gusto, nung pagbalik sa amin, ang daming nakain, sobrang saya.
So doon namin na-realize na gusto niya pala ay sa amin, ayaw niya sa iba. Nawala na din, ako, iniiwan tayo palagi. Basta yun yung mainly personality guys ni Athena. Malambing naman siya pero mataray siya sa mga kasama niya, nagsistart siya lagi ng away. Ayan, naunahan na tayo! Muna na siya. Naunahan na tayo ni Thunder guys. Thunder, magkakulay tayo. Ang pinaka ano ni Thunder guys, masyado siyang magiliw. Yes. Oo, giliw. Sobrang, giliw na giliw siya. Sobrang ano niya, sobrang clingy niya, sobrang masayahin siya sobrang malapit sobrang. Malapit siya sobrang sa tao. Saya niya, si sobrang saya na kahit isang oras na yung nakalipas, masaya pa rin siya. Ganun siya guys, inuubos siya yung energy niya sa paligid. Yeah. Oh, tingnan niyo, Parang siya din yung pinaka ano, mabait. Mabait pa siya. Mabadali din siyang sumunod. Oh, tingnan niyo, hindi pa rin siya nakaka-move on sa saya talaga. Basta sobrang saya niya lang lagi. Ang favorite ng taong bayan. Hindi na alam kung bakit. Basta favorite na favorite niya to. Si Snowball! Ayan, so ano po talagang personality ni Snowball? Ayan, masayahin siya. Oh, sobrang masayahin siya. Snowball para siyang tape. Gusto niya lagi siyang nakadikit. Aba, utatarihan ko siya. Didikit na yan sa akin na talagang nakadikit na ganito. Ayaw niya na bumalis. Na ano siya. Gusto niya lagi siyang ano, lagi siyang katabi, lagi siyang kapiling, ganon. Ano pa? Basta yun lang. Masaya, mabait naman siya eh. Oo, mabait naman hindi siya. Hindi siya pag-umpisa ng gulong. Oo nga. Ay, pero nagagalit siya pag inaagawan siya ng pagkain. Ayun, normal naman kasi na inaagawan siya lati-lati. Basta gusto lang din, parang si Hercules, gusto lang lagi niya sa electric fan. Oo nga. Okay, so ano, kay Snowball, yun lang siguro, ayan na siya sa gilid. Hindi ko alam kung... Ay, nagpapahangin! Nandun siya sa electric fan. Diyos ko po, kaya pala nandun sa gilid. Andito kasi guys, sa side yung electric fan. So ayan, nandyan siya sa electric fan. Guys, for today's video, sana medyo mas nakilala na yung ating pack members. Hindi kami masyado magaling mag-explain, so sana okay na yun. Pero yan, that's all for today's video guys. Ayan, nagkukulitan sila. Kung maalala nyo, sila yung magka-batch talaga. Matanda lang ito na sa buwan. Oo, oh, hindi, pero sila yung nagkasabayan talaga. Sila lagi yung magkasama magkalaro. Dati. Oo. So ayan guys, that's all for today's video guys. Thank you all so much for watching and we'll see you guys on our next video. Bye! Magbabay ka muna, bye! Oh, bye!